isipin mo na kaya mo magpanghinaan ng loob. Nandiyan palagi si ama na sa'yo ay nanonood. Manalig ka lang kaibigan, di kanya bibiguin. Lagi siyang nariyan sa'yo, di kanya kayang tiisin. Marami ang katulad mo, ikay hindi nag-iisa. Mas mabigat nga sa iba na pagtagumpayan nila. Kung nilalait ka nila, huwag mo silang intindihin. Balang araw pangarap mo'y mapapasa, kamay mo din. Napakaswerte mo na sa normal kang kalagayan. Yung iba nga kahit pa may mga kapansanan, patuloy lumalaban sa pagsubok, di duwag kahit na walang paa o may matambulag. Tiping di makaimik, biging walang mapakinggan at masaklap yung may paralisadong katawan. Titigan mo sila bilang inspirasyong gabay, pagkat ang sumusuko ay di nagtatagumpay. Di man pare-pareho ang dahilan kung ba't tayo narito. Ang mahalaga'y di masayang binigay sa'yong pagkakataong maging inspirasyon para sa iba. Para saan ka nabubuhay dahil ba sa kayamanan na tangarin mo ay puro pansariling kasiyahan? Limpa kang salapi mo, bakit di ka makatulong sa kapwa-tao mo na halos mamatay sa gutong? Saan pa nga hindi ka pa makontento sa iyong buhay kahit sobra-sobra na ang pagpapala niyang bigay? Naisip mo rin ba ang nasa itaas? Pasasalamat ay ialay mo sa kanya ng wakas. Para saan pa ang mabuhay kung kailangan mamatay? At okay lang pala destinasyon sa iyong paglalakbay. Kapayad ka mong mahimlay nang walang katuturan. Kung gusto mo pumano ka ng makabuluhan, pag-isipan mo mabuti, tatahakin mo landas. Sapagkat ang kamatayan hindi yan ang wakas. Kasi kahit lumisan ka kapag naging mabuti ka, mananatili kang buhay sa alaala ng iba. Di man pare-pareho ang dahilan kung ba't tayo narito. Ang mahalagay di masayang binigay sa'yong pagkakataong maging inspirasyon para sa iba.